Magandang araw po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa pag-re-repair ng mga electric pan. Sa panahon ngayon, kailangan mag-repair natin ang mga electric pan dahil sobrang init ng panahon. Ito nga ho pala si Mr. Honey po. Pag-uusapan ho natin ngayon ay tungkol dun sa electric pan na marites at saka lutang. So, nagtatanong po tayo kung ano po talaga yung marites at marlutang. So, ang marites po na ventilador, pag natutulog kayo, parang umbang maingay sa kwarto, akala mo kung ano yung nagpupukpukan ng ano doon. Yun ho ang tiyatawag na ventilador na marites. Kapag natutulog ka, akala mo may nag-aaway o maingay doon sa kabilang kwarto, yung pala kalapit mo, ventilador na. Ang problema ho doon sa ventilador na yun ay minsan yung ikot niya, katulad dito, ayano ko sa inyo yung ikot niya ha. Kapag nagkakaroon ng pingas yung ventilador niya, halimbawa, nagkaroon ng pingas dito, o kaya yung malalaking helice, kadalasan yung malalaking helice eh, yung hindi katulad dito. Yung malalaking helice, nagkakaroon ng pingas dito, nagkakaroon ng imbalance ang ikot niya. Tapos minsan, ang nagiging problema dyan, pag umiikot siya, eh nagkakaroon, naglulus na yung ganitong bahagi niya, naglulus na. Tapos minsan yung nagkakaroon minsan yung pagkakahapit niya, yung minsan naglulus na yung mga tornilyo niya, kaya minsan nag-iingay siya. At isa pa, kaya nagiging marites to ang pag-ikot, minsan nagkakaroon ng problema dito. Ayan, nagkakaroon ng problema dito sa paghahapit dito. Minsan naglumuluwag na pala yan, dahilan para maano yung helice niya. Yung helice niya sumayad dito sa ano nito, sa frame na to, metal frame na to. Pag nag-ano yan, ibig sabihin, naglulus siya, nagiging maingay siya. Siguro dapat napanoorin kahit na hindi kasi magaling mag-ano, kahit na pwede mo magawa to, hindi na kailangang maghihinang, marirepair mo lang sa bahay lang. Tulad ko, hindi naman ako masyadong expert ko, pero simple lang naman ang ginagawa natin. Kapag nalaman natin na umiikot yan, ibig sabihin ito, gumagana siya. Hindi na kailangan ng hinang. Ang problema lang dito, yung naglulus lang siya. Ayan. So, pag nagano to, kailangan hapitan nyo lahat, i-repair nyo lahat. Pag nahapit na yan, nakita nyo yung helice, walang problema sa helice, tsaka nyo subukan para matanggal na yung pagkamarites niya, yung pagkaingay niya. Okay? So, ang ikalawang ano natin, pagkatapos noon, ang ano natin dito ay itong ventilador naman na lutang. Ano ba naman yung ventilador na lutang na sinasabi? Mayroong ventilador na lutang, iikot siya, ikot lang ng ikot, pero walang ibinubugang hangin. So alam niyo po ba yung bakit umubuga siya pero walang binubugang hangin? Kahit number 1 mo, number 2 mo, number 3 mo, wala pa rin siya. Steady pa rin siya. Alam niyo kung bakit nakakaganon? Kasi umiikot siya, yung ventilador na lutang, umiikot siya, umahangin siya, pero walang ibinubugang hangin dahil mahina ang kanyang pagbuga, dahil maaaring nagkakaproblema dito sa klase ng ano na ventilador, dito sa pinaka-hub niya, yung rotor sa gitna, ito pinaka-hub, minsan nagkakaroon ng kalawang to. Nagkakaroon ng kalawang yan. Tapos nagkakaroon ng dumi. Yan, nagkakaroon ng dumi. Tapos hanggang sa likod niyan, dito sa likod na bahagi na to, ay meron ding nagdudumi yan. So sa tagal siguro ng panahon, yung langis nagkakaroon ng alikabok. Dahilan nito para matagal na siyang umikot. Yung langis nagkakaroon ng alikabok, nagiging hadlang ito para umikot siya. So dapat linisin. Minsan naman nakukurang, nawawala na 'yung langis. Kinakalawang na. 'Yan, nagdidikit-dikit na 'yung kalawang, 'yung mga buhok, hindi niyo napapansin. Dapat talaga linisan. Pero ang the best diyan, pag linisan niyo, gagamitan niyo ng paintbrush para 'yung pinakaano, kaya hindi na kailangan buksan kasi medyo pag binubuksan ito, baka delikado 'yung pinakaano ng tanso, magkaroon ng damage. So pagka yung mga simpleng ano lang, kayang-kaya na sa bahay ito, na hindi hinihinangan, lilinisan lang natin po yan. Kadalasan kapag nagkakaproblema, kaya minsan mahina naman ang ikot nito, ay
Kasi umiikot pa yan, ibig sabihin, okay pa yung fuse niya sa loob. Okay? Kapag hindi na siya umiikot, yun ang malaking problema. Either, pag hindi na siya umiikot, check nyo yung kanyang plug. Baka ang plug niya, may problema na yung plug niya, at saka may nabali ng wire dito. Medyo estimate nyo muna kung mayroong problema sa plug niya. Pagkatapos nito, check nyo na yung pag walang problema sa plug niya, ito, check nyo na itong ano niya, itong pinaka-ehe niya. Baka may problema, kinakalawang. So pag kinakalawang na, nahihirapan na siyang umikot. Dahilan yan, parang bumagal ang ikot ng ventilador na parang lutang siya. Na ikot lang ng ikot, pero walang ibinubugang hangin. So guys, kaya inaano ko po na na-advise ko lang na lagi yung lalangisan. So ito yung pinaka-the best natin sa akin. Ang ginagamit kong langis ay itong singer oil na ginagamit sa makina. Pero pwede nyong gamitin lahat yung mga langis na available sa inyo, mantika o anuman. Basta makapagbigay ng ano sa bakal na hindi siya kalawangin. Pero sa akin, madalas gamitin to singer oil kasi ito ginagamit sa makina ng mga damit. Kasi matagal siyang matanggal, mawala. Saka magandang umano sa mga bakal, katulad itong ventilator. O ang gagawin nyo dito, buksan nyo lang yan. At iyan nyo lang dito sa lugar na to. Medyo iigyan nyo ng konti. Yan. Wala namang problema sa ano ito, hindi naman ito conductor ng ano, kuryente. Maliban nila sa tubig. Ito, yan, lalangisan lang yung pinakagitna niya. Ang pinakadabes muna dito, pag medyo nagkakaproblema nga pala, ay ano niya ng liha. Kahit lihang mga ano lang, hindi magaspang. Or 220, or lihang 240. Basta hindi masyadong katalasan. Kasi pag magaspang siya, baka magka-damage naman sobra, baka mag-loose naman. So, lilihayin na lang nyo ng konti yung may mga kalawan na hindi na tinatanggal. Kasi medyo delikado yung pagka tinatanggal-tanggal eh. So, kahit naman sino makapag-repair nito. Yan, lilihayin lang nyo ng konti. Yan, pag may nakikita kayong kalawang. Tapos yung loob, lalangisan na lang yan para hindi masyadong ano. Tapos, brushin na lang natin yung mga gilid-gilid. Lalo pag unang bukas pa lang nito, makikita nyo, di ba, may maraming dumi siya. Brushin na lang ninyo ng brushin yan para ano, uminis siya. Minsan nagiging dahilan kaya yung ikot na mabagal, yung kapasitor naman na to. Minsan humihina naman yung kapasitor. Madali naman to. Pero pag ganitong kapasitor na, ay kailangan ng hinang nito eh. Para balik yung dating lakas ng ventilador. Pero kadalasan, kapag umiikot pa, ang nagiging problema, itong hub lang na to. Ito, kailangan lang talaga lagyan ng langis. Pati yung kabila, pakilagyan nung nga pa, hindi ko pa nakalimutan kung lagyan ng langis itong likod na to. Yan, lalagyan natin ng langis yan. Yan, itutungo nyo lang ganun. Yan. Itutungo nyo lang. May fuse nga ako pala sa loob. Yung fuse, kapag hindi na talaga siya umaandar, i-replace lang nyo yung fuse na niya. Ayan o. Ito, ito yung langis. Lalagyan nyo lang yung pinaka-ehe niya, yung hub niya, ng rotor. Ayan o. Yan. Para maganda yung ikot niya. Okay lang yan, pumasok sa loob yung langis kasi hindi naman problema yun. Eh. Walang problema kasi hindi naman to conductor ng ano. Maganda, pinaka-the best na ano to para maganda yung ikot ng rotor. Yan. So, kapag nalagay na ninyo na maayos yan, subukan natin. Naka-number 2 na yan. Yan. Umiikot na siya. Kasi kanina, hindi masyadong umiikot. Smooth na yung takbo niya. O, di po ba? Smooth na yung takbo niya. Saka, ilang naman kadalasan nagiging problema. Yung inuulit ko sa unahan, yung ventilador na marites, at saka ventilador na lutang. Yan lang po ang pinag-uusapan natin kasi yung kalimitan nagkakaroon ng problema. So, yun na lang ho ang masasabi ko sa inyo, may sishare ko sa inyo. At naging ano naman ang takbo ng ventilador. Kapag the best talaga ito, lagyan nyo lang langis, ang mga gamit, brush, at saka liha.
ilang tatlong yun, magiging maganda na yung ikot. Siyempre, the best muna, linisin muna natin para maganda. So, balik na lang natin ulit. Diba? Baka lang, ano, tsaka subukan na lang natin. So, yun. Kahit po paano, nakapagsira ko ng konti na kaalaman. Dahil siyempre, sa sobrang init na naman ang panahon. Para hindi natin dalhin kung saan, re-referin na lang natin sa bahay. Sa pamamagitan ng paglilinis at paglalagay na lang. Sige, hanggang sa muli po, ito po si Mr. Hanley po. Nagkasabing, maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you!